Ang sa akin lang po, naku, umiral na naman ang utak talangka. Kumpiyansa po ako na malinis si Secretary Tugade at yung mga nag-aakusa sa kanila, no? Maghari-kiri kayo, magbigti kayo kung wala kayong makitang prueba dyan sa mga sinasabi niyo. Di ba? Yeah. He's being blamed for this mess. They're claiming that he diverted certain funds for another project. O madali sabi, negligent siya. Fox Attorney Harry Roque at Attorney Salvador Panelo gigil sa nangyaring aberya sa NAIA Airport. Halos na high blood ang dalawa dahil sa pagdadawit umano ng kasalanan sa airport sa dati nilang kasama sa Duterte administration na si DPWH ex-Secretary Art Tugade. Sa umano sa malamayan itong gawain sa NAIA noong panahon ni Tatay Digong. At na-explain ng dalawa ang tunay na nangyari at pinagtanggol nito ang dating kalihim ng DPWH. Tunghayan natin mga kasolid ang ilan pang mensahe. Yung mga crab mentality ng mga Pilipino na imbis na umamin sa pagkakamali, humingi ng dispensa at gumawa ng lahat para hindi na maulit muli ang isang talaga namang disaster na nangyari sa ating airport. Eh ngayon, humahanap ng scapegoat at gusto nilang gawing scapegoat si dating Secretary Tugade. Alam niyo po, 20+ taon ako naging miyembro ng kabinete ni Presidente Duterte. At 2 tao po sa kabinete ang talagang binigyan ko ng respeto. Isa po dyan, si Secretary Tugade. Bakit? Si Secretary Tugade, alam niya ang kanyang departamento dahil buong buhay niya. Bilang isang abogado, yan ang kanyang hanap buhay, ang transportasyon. Pangalawa, dahil buong buhay niya, yan ang kanyang hanap buhay, hindi na niya kinakailangan magnakaw. Kaya nga, ako'y talagang nanggagalaiti doon sa mga nagsasabi na si Tugade daw ang may kasalanan doon sa kapalpakan. Pinag-usapan na po natin itong kapalpakan na nangyari sa airport. Ang sabi ko naman, wala naman sigurong gusto mangyari yan. Sino ba naman ang gusto mangyari na 3 oras eh nagkaroon tayo ng no-flight zone sa Pilipinas? Yan po talaga'y dagok, hindi lang sa ating turismo, kundi sa reputasyon ng Pilipinas. Mantakin mo, sa buong mundo, tayo lang nagsarado ng airport ng 3 oras. Ang sabi ko, bagamat walang gusto mangyari niyan, eh siguro wake up call yan para yung ating mga otoridad gumawa ng hakbang na hindi na maulit yan. Pero talagang dapat magkaroon ng pananagutan at hindi po yan sa pagsisi sa iba yung mga wala na sa katungkulan. Eh mantakin nyo naman, June to January, hindi ba po 7 months na yan? Bakit nyo ibabaling ang sisi dun sa mga wala na sa pwesto na 7 buwan na po? Pero himay-himayin natin yung kanilang pagpupula kay Secretary Tugade. Una, sabi nila, meron daw budget na 10 billion para dyan sa airport survey, ano yan, airport radar system na yan. Well, totoo po yun. Yung 10 billion na yun, eh, na-budget pa yan mga 6 na taon na nakalipas bago pumasok si Secretary Tugade. 2010 pa po yung budget na yan. At si Secretary Tugade nga ang nagpatupad na itong 10 billion na ito, ginamit niya para damihan ang ating mga radar sa Pilipinas. From 3 naging 10. Ibig sabihin, 7 bagong radars ang pinatayo ni Secretary Tugade. Itong dahilan kung bakit ligtas at highly automated ang ating mga paliparan. Dahil doon sa 10 radar system na itinayo ni Secretary Tugade na hindi na-implement ng administrasyon ni Presidente Aquino. Dahil ang budget niyan, ulitin ko, 2010 pa po, 2016 lang na-promote. Ngayon, sinasabi nila, nagkaroon daw ng diversion na 13 billion na dapat ginastos pag-upgrade ng ating mga radar pero ginamit daw para sa burloloy. O, itong hamon ko. Kung sino ang po pwedeng magpakita ng item sa general budget law ng 2016, 17, 18, 19, 20, 21 nung 6 taon ni Presidente Duterte na merong 13 billion para sa radar, sige po, sasabihin ko, ako'y mawawala na sa inyong presensya altogether. Magre-retiro na ako from public life. Mananahimik na ako. Pero sa totoo lang po, walang ganyang budget doon sa 6 na taon ng administrasyon ni Presidente Duterte. Nananaginip daw lang po kayo. So, anong ating sinasabi?
Unang-una, walang po pwedeng diversion of pondo dahil wala namang pondo to begin with. Wala yung 13 billion na sinasabi. At pangalawa, siyempre, kung walang pagkukuhanan ng diversion, talaga hindi talaga magkakaroon ng diversion dahil wala namang diversion. Ang sa akin, itigil na itong utak talangka na para lang makaiwas sa pananagutan eh kung sino-sino ang tinuturo. Alam nyo, kada magturo kayo, may isang dalire nakaturo sa iba, pero apat na dalire ang nakaturo sa inyo. Kaya ngayon, kung sino nagsasabi na si Secretary Tugade ang may sala, sigurado ako, sila ang totoong may sala. Sila ang gumagawa ng istorya, sila ang nagdadivert ng issue. Nakakahiya kayo. Ako nga ang aking mga sinasabi, ako lang ata ang pinakamabait na nagsasabi na walang may gustong may manangyari dyan, kinakailangan repasuhin lang ang ating mga proseso at tignan ang ating mga equipment nang di na maulit. Pero nakakagalaiti talaga na pati yung sinusubukan na nga natin na wag na lang maulit yan dahil wala namang may gustong mangyari yan, eh, gagawa pa ng bintang sa iba. Meron pong pumalpak pero hindi po si Tugade kasi wala pong diversion na nangyari dahil in the first place, walang madadivert kung wala pong maidadivert. Wala pong pera na madadivert kung walang pera na maidadivert. At yun pong problema. There was simply no 13 billion to speak of. And I challenge you, kung nakita ko yung ganyang item sa budget, naka-imprenta naman po yan, yan po i-computerize, ipakita nyo po. Otherwise, umamin po kayo na kayo ang pumalpak talaga. Utak talangka kayo. Nakakahiya kayo kung sino man yan. Ayaw ko sanang palakihin pa itong isyong ito dahil alam nyo naman, tumakbo ko sa Uniteam kasama ni Presidente Bongbong Marcos. Pero kung sino po ang pumalpak dyan sa airport o sa NEA, kung saan man kayo nagtatrabaho sa termino ni Presidente Marcos, mag-resign na po kayo dahil nakakahiya po. Sinira nyo po ang pangalan ni Presidente Marcos. At ngayong utak talangka pa kayo, eh talagang parang pinalalaki nyo pang apoy. Dahil lalabas naman po ang katotohanan na kayo po ay gumahanap lang ng scapegoat. Sa issue ng Aberias, na i-announce January 1, iginiit ng tagapagsalita ni former Transportation Secretary Art Tugade na si dating Transportation Undersecretary Artemio Tuazon Jr. na ang Communications, Navigation and Surveillance Air Traffic Management o yung CNTS-ATM na inakuha noong 2018 sa rekomendasyon ng kasalukuyang CAAP Director General Manuel Antonio Tamayo na DOT Air Undersecretary for Aviation and Airports noong panahon ni Tugade sa Department. Anong komento niyo dito, Atty. Sal? Eh, alam po ninyo, tinext ko si... Nung nagpo-programa tayo, tinext ko siya. Gusto ko siyang on-air. To give him a platform kasi siya ang ano eh, di ba? Yeah. He's being blamed for this mess. They're claiming that he diverted certain funds for another project. O madali sabi, negligent siya. At saka meron pa, mag-criminal pa nga yung technical malversation eh. So I wanted to give him the platform. Eh, hindi ko siya sumasagot, tapos nag-text siya sa akin. Sabi niya sa akin, meron nang nagsasalita for me. Sabi ko, hindi, mas maganda yung ikaw. Hindi, iba yung ikaw mismo ang nagbibigay ng iyong panig. Mas magaling ka doon sa tagapagsalita mo. At saka ikaw ang inalanan eh. Do not ask somebody to defend you. Eh, pinagtanggol na nga kita ako sa programa ko. Knowing you, hindi mo gagawin yun. Pero iba na yung siya. Eh, alam mo, sagot niya. Kapatid, sabi niya, tahimik na ako. Okay na sa akin na pinagtanggol niyo ako. Ay, ikaw bahala. Basta ikaw, binigyan ko ng pagkakataon. Ayaw mong to grab at the opportunity. But I can understand why. Eh, yung anak niya nandyan. Baka ma-misinterpret pa siya. Oo, kasi sa DOTR din yung anak niya. Problema, Aberia, dyan po sa NAIA Attorney Harry at kumbaga nasisipa yung nakalipas na administrasyon
Kasi nga, eh, napakabago ng kanilang equipment dyan. 2018 mismo, si Pangulong Rodrigo Duterte, nanguna sa inaugurasyon niyan, 2019, na kompleto yung pag-setup ng bagong teknolohiya. Wala namang aberya mula noon hanggang noong 2022. Bakit kaya biglang ganito? At sinisisi agad-agad, wala pang malino na investigation, attorney. Anong masasabi mo? Alam mo, nang pumutok itong balita na aberya sa airport, no? Ang sabi ko doon sa aking Facebook Live, eh, wala namang may gusto niya, no? Eh siguro naman ang kaap dahil talaga yan ang trabaho nila para magkaroon ng mabilisang air traffic, no, na walang abirya, ay talaga namang hindi ginusto nilang mangyari yan, no? At ang iniisip ko lang noong panahon na yon, eh wag sana magsisihan nga dahil number one, walang may gusto mangyari yan. Number two, tingin ko naman talaga, eh wala naman talagang gross na kabayaan dyan. Dahil ang alam ko, nung ako'y spokesperson, eh, isa ako doon sa umaten, doon sa inauguration ng 10 mga radar na talagang in-install ni Secretary Tugade noong mga panahon niya. No? Mm-hmm. Alam nyo, J.Ad Admar, nagkaroon ng 10 billion budget para dito sa mga bagong radar. No? At ito ay para sa 7 bagong radar. Apat ang budget nito, maniwala kayo at hindi, doon pa sa administrasyon ni Presidente Aquino, 2010 pa. It took 6 years para ma-implement ito, at ito nga ay sa termino ni Secretary Tugade. So talaga nung nangyari yan, iniisip ko, well, talaga meron lang siguro talaga nangyari dahil it cannot be because of yung lack of equipment. Dahil nandun ako nung inaugurasyon ng 10 radar na yan, eh, no? Abay, bantakin mo, meron pang isang utak talangka na ngayon naninisay kay Secretary Tugade at sinasabi, hindi raw mangyari ito kung hindi niya dinivert yung 13 billion na budget para dito sa bagong mga radar system. Well, unang-una, tignan niyo po ang budget, ha, kasi yan naman po yung naka-publish, naka-line item po yan. 2016 to 2022, tignan niyo po kung merong budget yan para sa additional radar. Ang meron lang po dyan ay mga 104 ata, basta hindi higit sa 200 million. Pero wala po talagang 13 billion na sinasabi, no? So kung walang 13 billion sa budget, paano magda-divert si Secretary Tugade? Una-una, walang perang ida-divert. At pangalawa, anong 13 billion na cosmetic improvement na sinasabi nila? Dahil, again, wala pong ganyang kalaking proyekto para magkaroon lang ng cosmetic improvement. Ang sa akin lang po, naku, umiral na naman ang utak talangka. Alam nyo, kaap, marami talaga nagalit dahil yan ay talagang 56,000 passengers and their families ang naapektuhan. At napakalaking dagok ito sa ating turismo at saka dun sa, kumbaga, reputasyon ng ating bansa. Eh nandito nga pinakamagagandang mga isla, eh hindi ka naman makarating, di ba? So sana, eh pinag-aralan na lang mabuti kung bakit nagkaroon ng ganitong abirya at gumawa ng mga hakbang para wag nang maulit kasi po pwede naman tayo makabawi dyan sa natural na ganda naman ng mga Pilipinas. Marami't marami pa rin mahihikayat na bumisita. Mm-hmm. Pero napakasama po ng mga tao na utak talangka. Ngayon po talaga, kung dati ako hindi nagalit, galit na galit ako. Kasi ang sama na nga na nangyari, you showed pa the worst in the Filipino psyche, yung utak talangka na yan. Itigil na po natin yan. At kung kayo'y pupula talaga, eh siguraduhin nyo na may paninindigan ang mga sinasabi ninyo. Dahil ayan nga po, no, nasaan yung 13 billion na sinasabi nyo dinadivert? Kumbaga, hindi rin naman ako magtataka kung ito'y kalaban din ng mga administrasyon ang nagkalat dyan, no? Dahil alam naman natin na talagang gusto nila magalit ang taong bayan. Pero bakit naman kay Tugade gusto nyo magalit? Alam nyo, si Secretary Tugade, isa yan sa dalawa ng talagang completely respetado ko na kalihim nung panahon ni Presidente Duterte, no? Bakit? Unang-una, alam niya yung trabaho niya kasi buong buhay niya, yan talaga negosyo niya, no? Transportasyon. Pangalawa, eh dahil nga mayaman na siya, at valediktoryan pa ng klase ni Presidente Duterte sa San Beda College of Law, eh hindi na niya kinakailangan mangurakot. Alam mo yan, hindi ko sinasabi na dapat mayaman ang manilbihan sa gobyerno. Pero alam niyo, pag ikay talagang limpak-limpak ng salaping kinita, eh icing in the pudding na lang yung pagtatrabaho sa gobyerno. Gusto mo na lang maalala ka dahil sa iyong mga mabuting nagawa at hindi mo sisirain ang pangalan mo dahil sa korupsyon. Dahil hindi ka na nasisilaw. Dahil sanay ka ng marami. So kayong mga utak talangka, nakakahiya po kayo, no? Wala pong pagsisisi ang mag-aabsulto sa inyo doon sa ginawa niyong danyo sa reputasyon ng ating mga bansa. Ang aking pinagdadasal na lang, sana po wag nang maulit ito. Pero kung kayo'y ganito, magsisisi, abay baka mangyari uli, eh, Jaden Admar. Mm-hmm. Kasi sasabihin nila, ay nako, kasalanan na naman yan yung nakalipas sa administrasyon. Kasalanan yan yung nakalipas na Aquino administration, no?
Tingnan na lang po natin kung anong nangyari. Alam mo, isa sa mga teorya, it's as easy as na isaksak yung sistema sa isang 320 volt na hindi naman dapat. No? Parang yung ating mga appliances na binili sa Amerika, kapag sinaksak mo ang 110 sa 220, masisira. So dapat, tingnan muna natin kung anong nangyari at sana wag na po ganyan, no? Na utak talang ka. Lalo lang kayo nakakahiya. Uh-oh. Pero ako po, ulitin ko ha, kumpiyansa po ako na malinis si Secretary Tugade at yung mga nag-aakusa sa kanila, no? Maghari-kiri kayo, magbigti kayo kung wala kayong makitang prueba dyan sa mga sinasabi nyo. Sinasabi, attorney, ito yung pinakauna yatang naranasan natin na may pinakamaraming canceled flights at na-stranded dahil nga dito sa glitch dyan sa NAIA at nag-sorry naman yung management. Pero sa tingin mo, tanggap mo ba yung sorry at dapat may sino ba talaga ang dapat masisihin o mapapanagot dito? Eh ngayon, gaya ng lahat ng mga Pilipinong naapektuhan, ako hindi ako masyado naapektuhan kasi nung bumalik ako sa Pilipinas, wala pang glitch. Sabi ko, mabuti na lang talaga bumalik ako para mapanood ang caroling ng mga SMNI reporters at iba pang mga staff, no? Na ang proceeds ay napunta sa SMNI Foundation, 31 yun. Kaya kailangan umuwi para dyan. Mantakin ninyo, nakita ko si Jade at si Admar. Sila po talaga napakagaling kumanta dun sa caroling na yun. At saka sabi ko sa kanila, alam nyo nung bata ako, nagka-caroling yung mga iba, ang tawag ko mga Boses Cueva. Mm-hmm. Abay, ngayon po, ang SMNI ay talagang ang kanilang caroling, Boses ng Langit dahil sa ganyan. But anyway, balik tayo sa pinag-usapan natin. Yes. Turn Abay, out. Kaya ako bumalik doon para doon sa caroling ngayon at mabuti bumalik ako at hindi ko na-experience ang abirag yan. Pero nagkaroon din ako ng pagkakatikim kasi noong ados, ako ay merong meeting sa Cebu. Dapat ang alis ko alas 8, nakaalis na ako alas 10. Mm-hmm. So meeting ko na dapat alas 10, naging alauna ng umaga hanggang alas 2:30 at ako ay bumalik ng Maynila on a 7:30 flight, no? So talagang sabi ko, matindi talaga itong dagok na itong nangyari sa atin. No? So pag-aralan na lang po kung bakit nangyari yan, huwag nang maulit. Pero sa tingin ko po ngayon, kinakailangan magkaroon din ng pananagutan. If there was really gross negligence on anyone's part, kinakailangan, no? Mapatawa ng parusa, no? O dapat naman at least masisante kung sino yung merong kasalanan nito. Kung meron man. Well, alam naman natin na marami talaga mga bansa sa daigdig na ginawa ng pribado ang pagtatakbo ng kanilang mga airports. Pangunahin nga dyan yung bansang Germany, no? At dito nga sa Pilipinas, yung Terminal 3 natin, nauna na nating na-privatize yan, kaya lang kinuha umuli ng gobyerno, no? At binayaran na lang yung gumawa ng building na yan, no? So sa akin, well, talaga namang ang trend worldwide, isa pribado, yung mga dati-rate, hinahawakan ng gobyerno dahil alam natin na magiging mas efficient yung mga nasa private sector. At siguro, kung nasa pribadong kamay nga ito, itong mga equipment failure na ito, posible na less likely mangyari. Although in fairness, kauna-unang beses kasi nangyari ito . Kaya mga kaibigan, miski napakadami na apektuhan, give the government naman some flak dahil first time na nangyari ito, no? Alam ko dapat hindi nangyari, pero kung palagi nangyayari ito, dapat siguro talaga manggalaiti tayo. First time naman po ito nangyari, no? So tignan natin kung ano nangyari. Pero ito namang privatization na pinag-uusapan, ako'y medyo naguguluhan talaga dahil bagamat ako in favor privatization, ang problema, meron na tayo isa pang pribadong airport na ginagawa sa Bulacan. Tapos meron tayo isang pribadong airport ngayon sa Clark. So ngayon, iniisip ko, ang lalapit niyan, Manila. Tapos meron pa isa sa Cavite, no? Sa Sangley Point. Ang lalapit niyan, Sangley, Manila, Bulacan, at Clark. So sabi ko, baka naman sobra-sobra naman itong mga airports na ito. Sino pa ang gagabit niya, no? At saka, napakagulo naman yan. Di mo alam kung kailan ka pupunta ng Clark, kailan ka pupunta ng Bulacan, kailan ka pupunta ng NEA, no? Pero sa ngayon po, dahil matagal pa naman yung pagbubukas ng bagong airport, kinakailangan po talaga something has to be done. Nung ako nga po'y umalis, no, matapos ang Pasko, ang PAL, binalik nila sa Terminal 1. Ako talaga, bata pa ako, nabibighani ako dyan sa arkitektura ng Terminal 1 kasi yan ay isang Leandro Locsin masterpiece, no? Pero napansin ko talaga, medyo marupok na yung airport natin yan. Bagamat nagkaroon tayo ng facelifting talaga, para in time for dun sa, naalala nyo, yung tayong host ng ASEAN, napansin ko talaga na marupok na. At by everyone's standard, worldwide, parang medyo talagang lumang-luma na itong ating Terminal 1, no? At syempre, ang pinakabago naman natin, Terminal 3, na ginagamit natin para sa mga budget airlines.
na sa tingin ko, kung sa budget airline lang, hindi pa sapat, paano pa yung iba pang mga aeroplano, no? Pero nailipat na nga po yung PAL terminal, yung mga ilang flights ng PAL sa Terminal 1 dahil nga po masyado nang busy ang Terminal 2 at masyado lang talagang busy ang Terminal 3. So talagang meron tayong pangangailangan na mas malaking airport. Ang tanong lang is, kaya bang mabawi ng mga private investors yung kanilang gagawing puhunan dito sa bagong terminal, sa lumang terminal, yung upgrading ng NEA, kung mabubuksan na soon, no, yung ating airport sa Bulacan, no? Mm-hmm. So yun lang po dapat ang pag-aralan natin, dahil baka mamaya naman pag nalugi yung mga nag-ooperate ng mga private airports, tayo na naman na magbabayad, kasi kapag pribado ang airport, ang kita manggagaling sa airport fees at saka hindi lang dyan dun sa mga upa ng mga concessionaires. Baka mamaya maging napakataas na ng presyo niyan, no, kapag lahat naman na na-privatized, no, lalong-lalo na kung napakadaming airport na ginagawa. Attorney, yung Clark ay isa sa mga maganda, pinakamaganda at moderno na paliparan natin. Yet, hindi ko lang alam ha kung napopromote ba siya, marami bang tumatangkilik ng mga airlines na magkaroon ng direct flights doon? Kasi parang ang nakikita, puro lang dito sa NAIA, may kapangyarihan ba si CAAP, si DOTR na talagang pilitin yung mga airline companies na maglagay din doon para magamit ng husto? Malaki pala yung kapasidad doon, 2 milyon nata. Sa totoo lang, meron sila ganyang kapangyarihan. Pero siyempre, hanggat maaari, hindi sila naghihimaso kasi market forces driven pa rin yan kung saan gusto mag-landing ng mga eroplano. Pero ako, ho, no, dahil ako'y taga Baguio, ang daming beses ko na naghahanap ako ng flight papunta ng Cebu, papunta ng Davao, na galing sana sa Clark kasi galing Baguio, siyempre, no, isang oras pa yun bago ka makarating ng NEA at saka siguro 1.5 hours pa yun. So mas convenient kung ikay taga Norte na mag-Clark na. Pero alam mo, nabibigo ako kasi not enough flights. So tama ka, no? Dapat siguro damihan na yung mga flights sa Clark dahil ito'y isang pamamaraan din para mabawasan ang traffic dito po sa Metro Manila. No? Lahat ng mga pasahero galing Central Luzon at saka ng Norte, dyan na lang sa Clark pupunta. At talaga naman ang katotohanan, isa sa pinakamayamang rehiyon ng buong Pilipinas ay ang Central Luzon. Kung lahat talaga na magbabiyahe galing Central Luzon, dyan na lang sa Clark pupunta, siguro kalahati ng traffic ng NEA ay mauubos, no? At luluwag talaga yung traffic dyan sa area ng airport natin. Kasi at the end, mula na NEA, kung sila naman ay taga North, dadaan din sila dyan sa area na yan. Why not? Kumbaga magkaroon talaga, sa lahat ng mga pasahero, kung kayo pa Norte, Clark lang talaga ang inyong flights. Para ganyan, mahati siya ba? Tama, itong huling punta ko ng Cebu, no, nung Ados lamang, kumahanap sana ako ng ticket ng Clark to Cebu. Wala ako nakuha kasi nga manggagaling ako sa Norte, no. Talaga napaka-convenient naman kung nasa Norte ka, na diretso ka na ng Clark. At napakaganda talaga ng airport na yon, no. Maganda aesthetically, talagang napakaganda po sa ating mga pananaw. Pero napaka-efficient din po doon kasi lahat hands-on. Hindi gaya dito na mayroong mga printed tickets pa doon. Talagang everything digital, no? Talagang state of the art. Para kang first world na talaga ang Pilipinas, no? Sana nga po, madagdagan ng flights dyan sa Clark. Pero, at saka sana, may sariling mga radar system sila. Yun nga. Kasi alam mo, nung naunang napabalita buong ito. Buong Pilipinas, akala ko, ano lang, NEA. Ayun pala, yung radar system natin talaga, para sa buong Pilipinas. Bakit naman wala tayong backup sa Cebu? Wala tayong backup sa Clark? Alam naman natin yan na kapag bumabagyo, yung dalawang airport na yon ang ating alternatibo, kasama na rin ang Davao. At no? Least man lang, kung maiwasan natin yung canceled flight, ma-divert man lang. Oo diba? Nga eh. At nangyari na yun, naalala mo yung mga malalakas na bagyo. At least na ililipat natin sa Clark. Doon talaga makikita mo pila-pila yung aeroplano. No? Lahat ng tao nagbubus, paket ng aeroplano, tabi-tabi yung mga aeroplano. Pero at least nakakalipad. Hindi gaya na nangyari nito na kung titignan mo talaga yung tinatawag nila mga flight tracker. Oo. Abay, malinis na malinis sa 3 oras yung Pilipinas. No fly zone ng Pilipinas. Ano ba yan? Parang kagaya ng pandemic. Oo, parang biglang bumalik ang COVID, no? Na walang lumilipad sa Pilipinas sa 3 oras. Pero kung may parang dito sa privatization issue, attorney, kumpara sa ibang bansa, privado na ba yung kumokontrol o talagang naisa sa privado yung mga airports nila? Well, parami ng parami. Mas marami talagang pribadong airports sa Europa. At sa Estados Unidos, nagsisimula na rin sila. Although alam mo, sa Estados Unidos, talagang
maraming aksa yung mga kamag-anak kung mahiyaman dyan sa Estados Unidos, no? Karapatan nilang magpalipad ng sariling eroplano at mag-landing sa mga airport kasi sa mga public airports yan. At kapag public airports, halos wala ka talagang binabayaran. So talagang maraming mga flying enthusiasts sa Amerika na talagang pinaninindigan yung karapatan nila na makagamit ang mga publikong mga airports. Dahil kung hindi, mamahal ang kanilang mga tinatawag na terminal fees dyan. No? So, ang trend po talaga sa Europa, mas marami na privado kaysa dito sa Estados Unidos. At pero nangyayari naman po yan dahil ang Changi Airport Authority, bagamat government-owned po yan ng Singapore, eh privado pa rin. No? At nakikita natin na kasi marami pagkakakitaan naman ng airport. Eh. Yung mga upa ng concessionaires, at saka yung terminal fees, at saka yung mga parking fees na binabayad ng mga aeroplano. Parang okay lang na kahit private sector yung kumukontrol, pero yung namumuno eh, from the government. Parang ganun, attorney. Well, sa Singapore at least, no, hindi siya private in the sense na gobyerno pa rin may-ari, pero run as a private enterprise. No? Tapos sa Lufthansa, yung airport sa Germany, sa Frankfurt, eh, privado siya, pero yung siyudad mismo ng Frankfurt, meron ding stocks na pinag-aari doon sa airport ng, saan mo sinabi ko? Frankfurt, no? Frankfurt Germany. Airport. Diyan po talaga nagpasimuno yan, mga yan, yung mga private airports. No? Pero sa akin po, ang importante, whether be it public or private, dapat public convenience ang unang iniisip ng mga nagpapatakbo ng airport. So napakinggan natin ang dalawang Duterte Secretary na si Spox Attorney Harry Roque at Attorney Salvador Panelo sa plano na ipahiya ang kanilang kasama sa DPWH na si Secretary Art Tugade. At narinig natin sa pagpapakilala nila sa dating kasama sa ahensya ni PRRD na di nito magagawang sirain ang pangalan at nagtrabaho lamang para mapaganda ang bansang Pilipinas. Ayan mga kasolid, salamat na muli sa pagsama at mabuhay po kayong lahat. And God bless all.